sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Ito po, napaka malungkot na balita dahil malalagay na sa alanganin ang ating pinakamamahal na Tatay Digong. Bakit? Dahil natalo sa kaso si Boying. Responsibilidad niya sana ito bilang Secretary of Justice. Tungkol po ito sa International Criminal Court dahil nag-decide na ang pre-trial chamber ng ICC na itutuloy ang investigasyon tungkol sa drug war campaign ng panahon ni Tatay Digong. So, talo po tayo sa hindi pa naman yung total talo, yung pre-trial chamber pa lang ito. At dahil dito, natalo tayo, para sa akin, opinion ko lang ito, mahina itong ating Secretary of Justice. Talunan siya. Yung galing sana niya sa pag-investigate, pag-prosecute, pag-ano kay banta, dito niya i-apply sa International Criminal Court. So, ganito pa ang nangyari. Panahon pa ni Tatay Digong, nagsimula na yung inquiry o preliminary ano ba yun, findings at nakita ng yung mga nag-preliminary investigation na may very something na kamalian o kakulangan sa drug war campaign. So, mag-iimbestigate na sana ang ICC dito. Kailang sumulat ang ating gobyerno na kung pwede i-stop lang muna, i-suspend yung pag-investigate ng ICC dahil ang promise ng Philippine government before is magkakaroon ng re-examination sa mga nangyaring patayan related to the drug campaign. So, pumayag naman ang ICC na i-hold lang muna yung investigation. Kaya lang, pag-upo na nitong bagong administrasyon, ang prosecutor sa ICC nag-request sa pre-trial chamber na i-resume ng investigation dahil wala namang ginagawang maganda o walang tunay na re-examination or re-investigation na ginagawa ng DOJ. So, ang pre-trial chamber nag-communicate sa Philippine government para tayo mag-submit ng position ba yun o whatever, evidence. So, nag-submit nga ang ating position paper tungkol sa request ng prosecutor na i-resume ang investigation. So, yung isinubmit ng Philippine government, ang nag-submit noon, ang primary agency, ang DOJ, si Boying ang gumawa noon, nag-submit siya. Oh, ito na. Nag-decide na ang pre-trial chamber na kulang. Kung sa ano pa sa atin, pelikulo ba ito, tinimbang ka ngunit kulang. Ang statement ng ICC, ito po, basahin ko yung isa. The pre-trial chamber is not satisfied that the Philippines is undertaking relevant investigations that would warrant a deferral of the court's investigation. Anong ibig sabihin nun? Kulang. Yung ginagawang investigasyon ng DOJ related sa mga napaslang noong panahon ng drug war campaign ni Tatay Digong. Kulang. O, dahil kulang, ang ICC ngayon, pasok na kami. Dahil hindi nyo man iniimbestigan ng husto yung mga nangyaring patayan. Ganun po ang nangyari. Kaya nga, tinimbang ka ngunit kulang. So, sinong nakulang? Di ang DOJ. Yun ang tingin ko, nakulang. Bakit nakulang? I don't know. Busy. Saan na busy? Na busy sa pag-investigate, pag-file ng patong-patong na kaso kay DJ Bantag. Sorry, yun lang po ang aking opinion. Opinion lang ito. Kaya nga, general's opinion. Nag-focus na lang sa pag-destroy ba para mawala na si DJ Bantag sa eksena.
So, una, anong reaksyon ni Tatay Tigong? Sabi niya, kibit balikat. Come on! Bring it on! Hindi siya takot. Ganon din si Senator Bato. Hindi na siya takot. Come on! Come here! Itong si Attorney Rocky, bilib ako dito. Nagbigay siya ng statement. Sabi ni Attorney Rocky, which I agree. Only the Filipinos can judge President, former President Duterte. And I agree to that statement. Walang karapatan ang ICC na pupunta dito para mag-investigate. Kasi, to me, gumagana pa ang ating mga korte. I still believe yung overall justice system natin sa Pilipinas, it's functioning. Maliban lang, ang exception lang, yung ginagawang sarsuela, moro-moro ng DOJ dito sa kaso ni DG Bantag na tanim ng ebidensya ba yan, kaso ba yan, whatever, nawawala na sa tunay na isyo yung pagpaslang kay Lapid and Villamor. Nawawala kung ano-ano ang mga suspension, mga patong-patong na kaso kunuhay. Doon na lang kasi nakapokus eh. But I still believe, justice system natin, lalo ng mga korte, they are functioning. Oh, dahil functioning ang ating korte, ay walang karapatan na pupunta dito ang ICC. Kaya, umaasa na lang tayo dito sa ating presidente. Sana naman, ang ating presidente, gawin niya yung tama. Maalala ko yung interview, kanina ba may interview noon? Boy Abonda ba? In-interview niya yung mga presidential candidate. At tinanong si PBBM, ICC. Halos lahat, Lenny, Lacson, Pacquiao, Moreno, sabi nila, yes, welcome ang ICC mag-investigate. Isa lang ang nagsabing si PBBM pa noon. Nung una, sinabi niya, yes, they can come. Sabi ko, hala, they can come. But, sabi niya, marunong din eh. They can come as tourist. Ibig sabihin, pwedeng pupunta dito ang mga ICC. Kahit sino dyan, kailang turista lang. Wala silang pakialam sa nangyari sa drug war. Okay? Kaya, mga kapwa ko Pilipino na nagmamahal kay Daday, Tatay Digong, kalmado lang tayo. Lalo na yung iba sa inyo na dismayado na kay PBBM. Ako, may tiwala pa rin ako kay PBBM as a whole. I still support him. Ang dismayado lang ako, dito lang ako kay Boeing. But to the President, okay pa sa akin, may tiwala ako sa presidente natin ngayon na hindi niya pababayaan na yapak-yapakan ng ICC ang ating sovereignty, ang ating kalayaan, ang ating para bang pamilya, may gulo sa ating pamilya, tapos tagalabas, ibang pamilya ang magsettle sa gulo. Pwede ba yun? Ay di sampal sa atin yun, sampal sa tatay at nanay. Ganon din ang pangyayari sa atin ngayon na dapat hindi payagan ng ating gobyerno, PBBM, BP Sara, na makialam ang ICC sa investigasyon sa nangyari nung drug war. Anong dapat? DOJ, do your work. PNP, DILG, do your work, imbestigahan. Dahil naniniwala ko na may mga, although hindi marami, loko-lokong pulis na nag-abuso sa kanilang tungkulin. Kaya dapat imbestigahan yon para maprosecute sila, makulong. Kawawa naman yung mga biniktima nila. But overall, yung drug war ni Tatay Tigong, to me, it's a success. Malaking naitulong sa ating bansa. Kaya huwag nating pabayaan ang ating Tatay Tigong na mapahamak dahil he gave his best. It's time for us Filipinos to defend this president, one of the best. Romans 8:28, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kaya ko, katulad ni Tatay Tigong, kay Senator Bato, na hindi rin ako wala na. Come on. Let the ICC come in.